yet hindi mo napapansin na may namamagitang sexual tension between Michael and Lynette? I mean, you know they had a history, right? Ano, ngayon. May makita ka na darating. Hindi magtatagal, maaamoy ng lahat kung gaano ka... Mismang nasaktan si Aneline sa ginawa ng kanyang tatay ay pilit nitong kakalimutan na lang kung ano mo yung mga sinabi ng kanyang tatay dahil nakakaubos nga lang ito ng energy kung wala rin namang saysay ang lahat ng kanyang pinapakita. Usap nga niya ang kanyang nanay na ituon na lang ang kanyang sarili sa mga taong nagmamahal sa kanya. Biniro pa nga siya ni Lynette na hayaan na lang daw ang kanyang tatay. Tutal, marami naman daw mga naliligaw sa kanya. Tatlo-tatlo pa nga daw. Tingnan nga ang masquerade ball na kanilang pinakahantay. Ang lahat ay nagpapaponggahan sa kanilang magaganda at magagarang damit. At dito nga ay magkakaroon ng masquerade dance. Nag-i-enjoy ang lahat. Samantalang itong si Moira ay panaysilip nga dito kay Lynette. Tinitingnan niya kung talagang tumalab ang kanyang ginawa doon sa paglalagay niya ng laxative doon sa inumin ni Lynette. Dahil inaasahan niyang si Lynette ay maging isang banyo queen sa gabing yon. Hindi naman mangyayari yon dahil mautak na nga itong si Lynette. Kahit nagbabaita nitong si Moira ay wala pa rin siyang tiwala dito at hindi pa rin siya kampante sa mga pinagagawa nitong si Moira. Samantala, nakita ni Zoe itong si Harry na maaga pa lang umiinom na. Kaya naman nilapitan niya ito at sinaway. Sinabi pa niya na saan ba daw siya galing. At kanina daw inagaw na daw ni Aneline ang spot niya na para sa kanyang daddy. Sinabi naman ni Harry na naiirita na siya sa kanya kung bakit daw buntot ng buntot itong si Zoe sa kanya. Sinabihan niya ito na huwag siyang ipokrita at mag-focus na lang sa kanyang sarili dahil talagang wala naman siyang pakialam dito sa kanya. At saka isa pa, hindi naman siya kapatid. Maya-maya nga ay nasampal na siya ni Zoe. Hindi kasi alam ni Harry na ito nga si Zoe ay kanyang tunay na kapatid. Kaya ganun na lang ito ka-concern sa kanya. Kaya't yun ang dahilan kung bakit buntot ito ng buntot sa kanya. Umiinom si Harry dahil punong-puno siya ng disappointment sa sarili niya. At ang trato niya sa kanyang sarili ay isang malaking disappointment din sa kanyang daddy na pinapangarap na maging doktor siya ngunit hindi nga niya ito magawa dahil iba ang kanyang pinaplano at pinapangarap sa buhay. Dala, magugulat naman si Aneline dahil sa masquerade ball ay biglang makakarating itong si Regan sa tulong ni Yula. Kaya naman maging kapartner niya ito sa sayaw ng di inaasahan. Tuwang-tuwa naman itong si Regan dahil kahit papano ay mapansin siya ni Aneline at maging masaya siya kahit sandali dahil alam niyang marami siyang kaagaw kay Aneline at nagiging hopeless na nga siya dito. Kaya guys, pakaabangan natin ang mga susunod pang tagpo. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel. Thank you.